Ano ba? Wala ka na rin naman sa sarili mo. Eto, stress kasi to sa trabaho. Basta, nandito lang ako para sa'ya. Alam ko naman yun, pero di ba? Sana, iba nga lang yung buhay. Ano ba? Huwag mong isipin yan. Magiging maayos din ang lahat. Basta, patuloy mangarap. Look at this business, eh. I wish I could start my own. You can do it, Lana. I believe in you. Thanks, Miana. I wonder if this would be XBB. It could be. Why don't we talk to them? Hello there. Are you interested in starting your own business? Yes. Yes, I am. I've been actually thinking about it for a while now. Oh, that's cool. I knew you could do it, Lana. Thanks, Miana. Always welcome. I'm so sorry! Louis, wait. Are you okay? Yes, I'm okay. I'm sorry, but I gotta go. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm so sorry. Yes. Lena? Lena! Ano nangyari? Oh, gising ka na pala. Nahimatay ka. Okay ka lang? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam ano nangyari. Siguro nahilo. Hindi yan hilo. Dahil yan sa stress. Pagod ka na, Lena. Siguro, tama kang. Magpahinga ka muna. Nandito lang naman ako eh. I'm so sorry. Stress ka lang? Yes. Sorry. Ikaw na nanay na na. Di ba ikaw yung nabangga ako kahapon? Yeah. Oh. We bumped into each other like yesterday. Nice to meet you. I'm, by the way, I am Val. Yeah, I am nanay. Oh. Diyan ka din pala nagkatrabaho ah, sa Justice Consulting. Yeah, why? Do you work here too? Yes, diyan din ako nagkatrabaho. Ang lit ng mundo, no? Ba't ka pala nandito sa fitness fair? Wala lang, maglilibot-libot. Na pala. Ang dami mong ganan. Samuha niyo. No, it's fine. No. Parang familiar yung critical theory today. Ah, ito. Familiar is talaga sa ato. Kasi since same time na fit, alam mo naman talaga. Mm-hmm. Pero for me, ang big takeaway nito is ano, about sa wealth, hindi about sa paano ka nag-earn ng money. Pero it's about how you manage and invest the money itself. Pero yan, hindi ko siya masyadong hit. Pero bakit hawak ko pala? Ano yun? The critical theory today is like basically a guide for different types of literary criticism. Literary criticism? What's more? Well, it covers a lot. There's feminist criticism and which follows how gender influences literature. And here, like psychoanalytic, where you explore texts based on theories from Freud. Sounds deep. What's more? Marami pa, like Marxist, moral, and psychoanalytic. And more, you know. Mukbang ka talaga, no? I love reading and thinking critically. May tanong ako, Lena. Ba't pala nandito pa? Like, anong purpose mo ba nandito sa business fair? Gusto kong pumasok ng business. Pero, problema, wala akong sapat na savings o capital para makapasok sa entrepreneurship. Mahirap talaga yun. Pero, kahit nakakakilala mo pa lang ako, or kahit, actually, kahapon din, pwede kita maaaring matulungan kasi same tayo ng mindset at gusto ko din gumawa ng sariling business. Talaga? Paano? What if gumawa tayo ng sariling business as parang mag-partner tayo? Ganda ko idea yun ah! Sige! Tara! Tara! Okay. Yana! Guess what? Paano? Tibal. Binigyan niya ako tulungan para mag-start ng business. Talaga ba? Oo nga, no.
Mukhang magiging totoo na yung pangarap. Sayang na ako. Anong sinasabi mo dyan? Nandyan ka nga, oh. Ay, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. So, naisip ko, pwede tayo mag-start ng financial consulting service. Since maraming taong hindi marunong mag-budget, tayo na lang tumulong. Tama pa. Magandang pasukin yan. Pwede tayo gumawa ng mga workshops tungkol sa savings and budget. Kaya mo yan, Lena. Naging importante ang financial literacy. Oh, nandito ka pala. Siyempre naman, ako pa. Nagpaplano kami para masisimulan namin business. Wait ka lang, Lena. Ha? Oo naman. Bakit mo natanong? Oh, wala. Try na tayo. Sige. So, pwede tayo mag-promote ng business natin through social media platforms. Actually, pwede din natin gawin itong office ng bahay ko. Medyo malaki kasi, tsaka may pwede tayong gamitin as a office. Pagod na magtrabaho, Lena. Buti ka nga, may trabaho eh. Oo, kahit anong pasukan ko, di ako tinatanggap. Ano naman kung may trabaho eh. Araw-araw akong pagod. Tapos, konti lang bayad. Eh, kung ganyan pala, eh di sana nagsarili ka na lang, di ba? Speaking of magsarili, I've been thinking about this for a long time. What if gumawa ako ng business? Oo nga, no. Ganun din ang sa isip ko eh. Kasi passion ka din naman. Kaso, mga kinukuha kasi nila ngayon, di ba? May experience na talaga. What do you think about starting it together? Partners? Partners? Yeah. Pwede, diba? Pwede. Like, imagine, tayo lang may hawak sa oras natin. Oh, walang magsisita sa atin. Oh, di ba? Pwede. Then, do our thing, di ba? Pero like, tayo kukuha ng pera. Ah, ako, pwede akong mag-ipon, like, part-time, di ba? At least, di ba, may naiipon tayo. Ako naman, pwede namang hindi mo na mag-quit sa trabaho ko. Like, mag-ipon muna. Then, after natin makaipon ng sapat, kaalis natin. And gagawa na tayo. New business, di ba? Yeah. Our own business. Imagine that. CEO. Oh, di ba? CEO. Ayos ka lang ba? Oo, medyo pagod lang. Tapusin mo muna natin ito, tapos papahinga na tayo. Sige. Lena, someone just reached out to me. He wants us to be his financial advisor for his budget. Wow, that's great! Let him know he's welcome to visit in our office and we can discuss it in details. Ah, hey, good morning. Are you Mr. Valiant, the financial consultant? Yes, I am. Come here. I am Mr. Clyde Salvador. I'm an architect. Pleasure to meet you. And I plan to design my new house actually. And medyo nag-aano lang kami sa cost if itutuloy namin yung plan sa roof. Kasi ang height ng roof will be 5 feet high and the width will be 12 feet wide. And nakakalit siya actually using tangent function. Bale, it is opposite over adjacent. Then it will be tangent theta is equal to 5 over 12. And in degrees, it will be tangent theta is equals to 22.62. My question is this gonna affect the overall cost of the house? Roofs with higher steps will require much more value. Since your design has an angled roof of 22.62 degrees, right? It will require much more materials and labor as needed that affect your overall budget. I don't think kasi hindi pwede mag-overboard sa budget.
If you don't plan to go on beyond your budget, I suggest that you have a roof with a height of 2 feet and a width of 12 feet. By using the tangent function, you should get the angle of elevation by 9.46 degrees, which is relatively lower than 22.62 degrees. With this, you'll get the cost of materials and labor much cheaper than the previous roof design. I'll see. I'll definitely consider that. Thank you so much. Thank you. Good morning, Mr. Clyde. Good morning, Ms. Lim. So, let's start the meeting, shall we? So, how's the construction of your future home going? About that, although I consulted you about the expenses for the roof construction, I haven't really started yet, actually. Oh, why is that? Nakakahiya man, but I'm feeling overwhelmed about the construction expenses. I was wondering if mayroon bang loan na makakatulong sa akin tungkol dito. A home construction loan would be perfect sa situation mo ngayon. Also, home construction loans are short term. It covers the expenses needed for your home construction by providing enough funds and a fixed interest rate. Yeah. Well, that sounds perfect. How do I apply for the loan? Before we discuss that matter, let me introduce my co-finance advisor, Ms. Bianca Morales, to further assist you on your situation. Hello, Mr. Clyde. It is a pleasure to meet you. Allow me to instruct you on how you can start your loan process. First, you'll need to go to a bank and fill out their home construction loan application. You'll also need a proof of income such as your latest payslip, latest certificate of employment, and your latest income tax return. You also need to present your land title for the land you'll build your house on. After your application is approved, the funds will be given gradually to provide the needs for reconstruction. As far as I know, I have all the requirements needed for the filing of a home construction loan. Thank you so much for the help, Ms. Morales and Ms. Lim. You are very much welcome, Mr. Clyde. I suppose this is the end of the appointment. Thank you for your time, Mr. Clyde. Good luck on your home construction, Mr. Clyde. Lena, may tatanong lang sana. Kapag may kausap ka minsan, parang hindi ko nakikita. Sino makausap mo? Lena, ano ang kausap? Baka narinig mo lang ang nag-iisip ng malakas. Huwag ka lang magsinungaling, Lena. Sabi mo yung totoo sa akin. Sino ang kausap mo? Ba't hindi ko siya nakikita? Sino nga ba? Sabihin mo na yung totoo. Hindi mo naiintindihan, Val! Hindi mo alam pinagdaanan ko! Nag-aalala lang ako. Kasi baka may nagbabudget sa iyo na hindi ko alam. Sino nga ba siya? Lena! Lena! Uy, Lena! Lena! Lena, uy! Gising na! Uy, Lena! Hindi ka bigla eh. Can you please just leave me alone? Gusto ko mo isa. Kaya mo ba? Pwede naman kitang dalhin sa hospital ah. I'm okay. Just leave me alone! Oh, sige. Kunin ko na lang yung USB sa drawer mo. Saan nakalagar? Nasa tabi ng laptop. Kikuha na lang. Sige, sige. Ingat ka. Thank you.
do you think about building a company, Lana? You're good with people, and I'm good with math. Perfect sa atin yung financial consulting. Grabe ka naman sa good with people. Pero, sige, I'll take that as a compliment. Pero, magkano na ba yung naipon natin, Lana? Napamatagal na tayo nag-iipon. Ah? Lana? Lana, ba't patito lang yung pera natin? Ah? Sinugal ko para lumaki pera natin. At ikaw yung sinugal? Lana! Ang tagal natin iniipon yun ah! Eh, ano mo gagawa mo? Ikaw ka pa ng ligaw? Ikaw na nga yung may dadalanan eh! Val, kailangan mo magising, Val! Val! Lena Lim, you're under arrest for attempted murder of Val Yap.
ba ako ng last? Ba't parang nababalo ka yata? I'm Architect Clyde Salvador. Pleasure to meet you. I'm an architect. And wait lang, sinabi ko yung architect ng ulit. If you don't like me. Ulit! Parang temang sila. Yeah? Yes. Okay. Wait lang! Wait lang! Wait lang! Ba't hindi nakupog sila yung gano'n? Sam! Sam? Itong hayaan, sa gabi na naging, dito lang, sa kapuso mo, Jessica Soho. May tatanong na sana ako. Minsan nakikita ko itong may kausap, pero di ko nakikita. Ha?